Mga mahal po naming taga-subaybay, minarapat po namin sa programang ito ng Iglesia ni Cristo na RECONNECT, na talakay ng ukol po sa kahalagahan ng pag-iingat sa kalusugan. Tayo po kasi ngayon ay nakaharap sa isang mabigat na sitwasyon, bunga po ng mapanganib na sakit na coronavirus. Mm-hmm. Napakahalaga po, mga kaibigan, na tayo ay muling magabayan ng mga banal na kasulatan upang tayo po, kasama ng ating buong sambahayan, ay makapag-ingat po sa mapaminsalang sakit na ito. Pero kapatid na dan, ang totoo, mga kaibigan, napakalaki po ng pag-asa na tayo ay maligtas sa COVID-19 na yan. Mm-hmm. At napakahalagang ito po ay maunawaan ng lahat dahil baka po kasi nahuhulog na ang iba sa matinding pagkabalisa dahil nga sa mga pangyayari ngayon. Kaya napakahalaga na masunod po natin ang sinasabi ng Biblia ukol po sa pag-iingat ng ating kalusugan. Kaya kapatid na danano, bukod doon sa sinasabing proper hygiene, cuffing etiquette, bukod sa mga bagay na yan, kapatid na dan, ano pang dapat nating gawin para lalo nating maingatan ang kalusugan ng ating katawan upang malabanan natin itong lumalaganap na sakit ngayon? Mm-hmm. Kapatid na dindo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, pakinggan po ninyo at ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa unang Timoteo, sa 4 sa talatang 8. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan. Ito po, mga giliw po naming mga televiewers, ang isa sa mabisang paraan na itinuturo ng Biblia upang manatiling malusog ang katawan natin. Ang sabi po, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan. Yan. Ang tinutukoy po dito, kapatid na dindo, na pagsasanay ng katawan ay ang pag-eehersisyo. Exercise, oo. Mm-hmm. At napakahalaga po na ito ay regular po nating naisasagawa. Mm-hmm. Sapagkat ayon sa Biblia, may pakinabang sa pagsasanay ng katawan o ng pag-eehersisyo. At napatunayan na po yan sa maraming pag-aaral, mga kaibigan, na ang pag-eehersisyo ay totoong nakatutulong para mapabuti ang kalusugan ng ating katawan. Gaya nga ng nakikita nyo ngayon sa inyong screen, nakatutulong ito para tayo maging masaya, mm-hmm. Nakapagpapabawas ng timbang, nakapagpapasigla ng katawan, nakapagpapalakas ito ng ating resistensya laban sa karamdaman at marami pang iba. Kaya nga, tamang-tama yan eh, kapatid na Dan, yung magpakalakas tayo ng ating katawan. At ang isa nga sa paraan ay gawin natin yung pag-eehersisyo. Mm-hmm. Tamang-tama yan sa panahon natin ngayon, di ba, kapatid na Dan? Talagang tamang-tama yan, kapatid na Dindo, mga kaibigan, na ang ating buong pamilya ay magkakasama po sa bahay dahil nga po sa enhanced community quarantine. Dahil mas may panahon na tayo ngayon na makapag-exercise. Mm-hmm. At ito po ay magagawa natin kahit sa bahay po natin, kapatid na dindo, para maiwasan na po ang pagtungo paglabas sa mga gym, paglabas sa mga plaza, o kung saan man dati na isasagawa ang exercise, ay magagawa na po kahit sa isang maliit na bahagi lamang po ng ating tahanan. Eh, di ibahagi natin, kapatid na Dan, sa ating mga taga-subaybay. Ano-ano ba yung mga exercise na pwedeng gawin sa bahay? Po, pwede pong maisagawa ang push-up, pwede pong sit-up o di kaya mga crunches, o di kaya ay stationary jogging or yung jogging in place na tinatawag. Mm-hmm. Kung meron pong treadmill, mas mabuti. Mm-hmm. Kung meron din pong stationary bike equipment, mas mabuti din. Okay, huwag natin kalilimutan yung mga kababayan nating senior citizen na. Opo, mga magulang natin na pwede pong magsagawa ng squat gamit po ang upuan. Yan. Pwede sigurong simpleng wall push-ups or shadow boxing. Mm-hmm. O kahit na po paglalakad-lakad lamang basta't po. Basta't magagaang. Opo, magagaan po ng mga exercise. Pwedeng exercise sa kanila yon. Pwede rin naman po, mga kaibigan, na mag-general cleaning ng bahay. Lalo pa nga at dapat laging malinis ang ating paligid. Yung i-organize natin ang mga gamit sa bahay. Talagang may magagawa tayo sa bahay. Opo. Na ito po ay para rin sa ating kapakinabangan. Kaya dito mapapansin natin na nakapag-exercise na ang pamilya, nakapag-bonding pa. Mm-hmm. Opo, kapatid na dindo. Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, maraming pakinabang na dulot ang pagsasanay sa katawan o ang pag-eersisyo. At tamang-tama nga po na magawa natin ito, lalo na ngayon, sapagkat ang ehersisyo, sabi nga, ay nakapagpapalakas ng resistensya laban po sa karamdaman. Kaya mga kaibigan, samantalahin natin ang pagkakataong ito na tayo ay nasa community quarantine, na magpalakas at magpalusog ng ating katawan sa pamamagitan po ng exercise. Mm. Eh kapatid na Dana, matanong lang, ano ba ang dahilan? Bakit
kailangan na ingatan natin ang kalusugan ng ating katawan. At ito ba ay kaya lamang natin gagawin ngayon? Eh, dahil nga sa meron tayong malaganap na sakit ngayon, mm-hmm. o kaya ay kaya lang tayong mag-exercise eh, sapagkat may sapat na tayong panahon ngayon, mm-hmm. na magagawa ito. Mm-hmm. Napakahalagang tanong yan, kapatid na Dindo. Mga kaibigan, kaya natin dapat pangalagaan ang kalusugan ng ating katawan ay sapagkat utos po ito ng ating Panginoong Diyos na nakasulat dito po sa mga banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo, ganito po ang pahayag muli ni Apostol Pablo sa 1 Tesalonica 5.23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga giliw po naming mga televiewers, sa talatang ito po ng Biblia na binasa namin ay itinuturo po sa atin ang tatlong sangkap na bumubuo sa tao. Ang sabi po, kapatid na Dindo, espiritu, kaluluwa at ang ating katawan. Kaya nga po ang mga bagay o ang mga gawang napatunayan na sa pag-aaral na nakapipinsala sa kalusugan ng katawan. Tulad halimbawa ng malabis na pagpupuyat. Opo. Ako, ayan ay problema ng maraming mga magulang sa, opo, kanilang mga anak kasi sinasabi wala namang pasok ay nabukasan, di ba? Eh pwede na raw silang magpuyat. Tama ba 'yun, kapatid na Dan? Hindi po, kapatid na Dindo. Mm. Opo. At maidagdag ko lang po, maging ang malabis po na paggamit ng kanilang mga gadgets. Mm. Opo, na wala na po sa panahon, ay yun ang kanilang pinagkakaabalahan lamang. At maging yung mga malabis na pagpapagod, mga kaibigan, yung pagkakaroon ng bisyo, gaya ng paglalasing ng alak, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, at iba pang mga katulad nito, mga kaibigan, dapat pong iwasan yan para maingatan po natin ang kalusugan ng ating katawan. Kapatid na Dan, ano, batay pa rin po sa pagtuturo ng Biblia, opo, papaano pa natin maiingatan ang ating katawan? Mm-hmm. Ang babasahin ko po, kapatid na Dindo, mga giliw po naming mga taga-subaybay, ay pahayag pa rin po ni Apostol Pablo. Dito po sa Efeso, ganito po ang sinasabi niya sa 5.29. Pakinggan po natin. Walang ang napopuot sa sariling katawan, ngunit pinakakain at inaalagaan niya ito. Sana po napansin ninyo, mga kaibigan, na totoong-totoo itong binanggit sa talata na ating binasa. Kaya wala pong taong nasa matinong kaisipan ang magsasabing napopuot siya sa kanyang sariling katawan, bagkos kanya itong iniingatan, pinapakain, kapatid na Dindo, at inaalagaan. Isa nga po ito sa mga pangunahing pinaglalaanan po ng budget natin, di po ba, mga kaibigan? Tama, ang para po sa pagkain ng atin pong sambahayan. Oo, pati yung vitamins, di ba? Yung pagpapacheck up natin sa manggagamot para nababantayan natin yung health natin, maging yung pagmomonitor ng ating timbang. Mm-hmm. Kasi napakahalaga po. Oh, kasi may nababalitaan tayo, kapatid na Dan, na simula daw nung simulan yung enhanced community quarantine, dahil nasa bahay lang. At kulang isang buwan na po yan. Oo, nagtatabaan na raw po yung iba. Mga kaibigan, dapat pa rin po na mag-ingat ang tao sa kanyang kinakain upang maiwasan ang maaring magdulot sa kanya ng sakit. Kaya dapat lamang po, mga kaibigan, na mag-ingat tayo sa pagpili ng pagkain. Tama. Para maingatan natin ang kalusugan ng ating katawan. Gaya nga po ng tema ngayon ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ay Eat Right, Bite by Bite. Sa kabila po ng limitasyon ng ating mga napipiling pagkain ngayon, bunsod nga po ng enhanced community quarantine, kapatid na Dindo, ay dapat pa rin po na pinaplano ng mga magulang ang kanilang ihahandang pagkain para masiguro pa rin po na nakakakain po ng masustansya at balanse ang kanilang sambahayan. At dyan ay pinupuri natin ang mga nanay na talagang nandun yung pagmamalasakit, opo, nila sa kanilang sariling sambahayan. At iniisip ang kapakanan ng kanilang kalusugan. Kaya tama yun, pinipili nila ang dapat na ipakain sa kanilang sambahayan. Kaya tamang-tama po, mga kaibigan, ang kasabihan na ang kalusugan ay kayamanan. Health is wealth, ika nga, kapatid na Dindo. Kaya dapat lang po na ito ay ating ingatan at pangalagaan, mga kaibigan. Di bali nang simple lamang ang buhay, basta't malusog ang katawan at wala pong nagkakasakit. Mm-hmm.
Dahil po sa isang katotohanan, mga kaibigan, na kung tayo po ay may sakit, magdudulot po ito ng malaking problemang pinansyal na noon pa man, mga kaibigan, at lalo na po sa panahong ito, ay napakamahal ng gamot at maging ng pagpapagamot. Diba, kapatid na Dan? Kaya nga po, napakahirap ang magkasakit eh. Ngayon, kapatid na Dan, tangi sa dapat ay magawa natin yung proper hygiene, yung tamang exercise, yung tamang pagkain, at iba pa, ay ano pa ang nagdudulot ng kalusugan sa tao. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po, mga giliw po naming mga taga-subaybay, itong pahayag po na nakasulat dito po sa Kawikaan, sa 3:7 hanggang 8, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Huwag kang magpakapanta sa sarili mong mata. Matakot ka sa Panginoon at iwaksi ang masama. Ito'y magdudulot ng kalusugan sa iyong katawan at pampalusog sa iyong mga buto. Ayon po sa Biblia, ang paglayo sa masama ay pagkatakot sa Panginoong Diyos. At narinig po ninyo, mga kaibigan, ito ay nagdudulot ng kalusugan sa katawan. Sa pagkatwid, kapatid na Dindo, makikita rin po sa paraan ng pamumuhay natin ang katunayan na pinangangalagaan natin ang kalusugan ng ating katawan. Tama. Namumuhay tayo ng malinis at matuwid sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, hindi tayo dapat malulong sa anumang bisyo dahil nagiging sanhi rin po ito ng pagkakasakit. Kaya dapat po nating iwasan ang mga ito. Tandaan po, sana ito ng lahat na ikinagagalit ng ating Panginoong Diyos ang anumang masamang gawa. Ang nais po niya ay ingatan natin ang ating kalusugan. Patotoo po ito ng ating pagkatakot sa Kanya o sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kapatid na Dan, ayon pa rin sa pagtuturo ng Biblia, bakit dapat nating ingatan ang kalusugan ng ating katawan? Napakahalaga po na masagot yan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, pakinggan po ninyong pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Unang Korinto, sa 6 at sa talatang 20. Ganito ang kanyang sinasabi. Binili kayo ng Diyos sa napakataas na halaga. Luhang dugo ang ipinambayad, kaya sa lahat ng paraan ay gamitin ninyo ang inyong katawan sa pagbibigay luwalhati sa Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, inuutosan tayo ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mga apostol na gamitin ang katawan sa pagbibigay luwalhati sa Panginoong Diyos. Subalit napakahalagang maunawaan po natin, mga kaibigan, kapatid na Dindo, na ang inaasahan po ng Panginoong Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya, binanggit po sa banal na kasulatan, inaasahan niya na ang magbigay ng luwalhati sa Kanya gamit ang katawan ay ang mga binili ng dugo. At ang pinatutunayan po ng Biblia, mga giliw po naming mga taga-subaybay, na binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo na siyang dapat magparangal at magbigay luwalhati sa Panginoong Diyos ay ang Iglesia ni Cristo. At yan po ay mababasa po nating nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28. Pakinggan po ninyo. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya nga po, mga kaibigan, kinikilala po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na pinatunayan po ng Biblia na tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo na hindi na kami ang may-ari sa aming sarili. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo po ay pag-aari na ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po itinuro sa mga nakaraan naming pagtalakay, di ho ba, na ang iglesyang ito na naglilingkod sa inyo ay bayang sariling pag-aari ng ating Panginoon Diyos. At yan ay mababasa nga natin sa 1 Pedro sa 2:9-10. Kaya inaasahan po ngayon ng Panginoon Diyos sa mga kaanib sa iglesyang ito ay siya'y parangalan at bigyan ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng kanilang katawan. Kapatid na Dan, ipaglingkod pa po natin sa ating mga taga-subaybay. Papaano ba natin mabibigyan ng kaluwalhatian at mapararangalan ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Mga kaibigan, pakinggan po ninyo, ganito po ang ating mababasang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Awit. Sa 29, sa talatang 2, ganito pong pahayag ng Biblia.
ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Mga kaibigan, ito po ang dahilan. Kaya lubhang napakahalaga po sa aming mga iglesia ni Cristo ang pagsamba sa Panginoong Diyos. Kaya nga po kahit ngayon ay may banta ng kapahamakan sa ating kalusugan dahil po sa lumalaganap na sakit, hindi po namin kailanman pababayaan ang aming mga pagsamba. Kaya nga ipinasya po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na ang aming mga pagsamba ay pansamantalang maisagawa sa aming mga tahanan upang masunod ang utos ng Panginoong Diyos at maisagawa po namin ito sapagkat ito ang inaasahan ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan habang nagagawa din po nating sundin ang patakarang ipinatutupad ng pamahalaan. At kung sa kabila naman po mga kaibigan na nag-iingat na, pero dumating pa rin ang pagkakataon na dinapuan kami ng karamdaman, ganito po ang pananalig ng mga tunay na lingkod ng Diyos na nakasulat po dito sa awit 103:2-3. Pakinggan po ninyo at ganito ang nakasulat. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Ito po ang laging itinuturo at ipinapaalaala sa amin ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na maglagak ng aming buong pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos sa paraang dumalangin sa Kanya kapag ka po may karamdaman. Mga mahal po naming tagasubaybay, pinakahahangad po namin na kayo ay makapiling namin sa Iglesia ni Cristo upang sama-sama po nating sundin ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos upang kahit may mga karamdaman man na dumarating, ay pagpalain naman tayo ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan na magagamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago lamang po tayo matapos, inaanyayahan namin kayo muli sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, opo. Maraming maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli ay tumanggap kami ng iyong mga katotohanan. Opo. Na kailangan namin lalo na ngayon. Ama, tulungan mo po na ito'y aming masunod. Opo. Mapangalagaan namin ng kalusugan ng aming katawan. Amen. Upang kahit sa kabila ng iba't ibang uri ng karamdaman. Opo. Lalo na po ng karamdamang lumalaganap ngayon sa mundo. Opo. Maingatan namin ang aming kalusugan. Amen. Magkaroon kami ng malusog na pangangatawan. Amen. Upang lalo naming masunod ang iyong kautusan. Opo. Na kami magsama-sama sa banal mong iglesia. Opo. Upang ikaw ay aming masamba at mapaglingkuran. Amen. Panginoong Hesukristo, niluluwalhati ka namin. Opo, tulungan mo po kami, ipamagitan kami sa Ama. Opo. Matanggap po namin ang aming mga karaingan. Amen. Panginoong Diyos, higit po sa amin, laging pagpalain ang tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Ng Iglesia ni Cristo. Amen. Upang sa pamamagitan nila'y patuloy naming natatanggap ang iyong mga katotohanan. Amen. Umaasa kami, O Diyos, tinanggap namin ang aming mga dalangin. Opo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.